Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat. Welcome back to my channel. It's Mamski TV. Ako nga pala si Amy. Isa akong OFW dito sa Kuwait. Ngayong araw na to, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ko ba inihanda ang sisa o kuka ni Baba at ni Baram. At pag-uusapan na rin natin sa video na to kung ano nga ba yung sisa. So guys, kung gusto niyo pong malaman, keep watching until the end. At sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel so updated kayo sa lahat ng mga video na in-upload ko tungkol sa buhay kadama ng Middle East. So guys, bago ko simulang i-share sa inyo kung paano ko hinanda yung sisa o kuka para kayo magandang pag-uusapan muna natin kung ano ba yung sisa o kuka. Yung sisa guys is a traditional tobacco here in Middle East. Kumbaga mula pa sa kanununuan. Sisa guys is also known a multi-stem instrument. Jar na nilalagyan ng tubig at yung pipa nila ay nilagyan nila, kinabitan nila ng hose na medyo mataas at doon nila ini-inhale para magka-create sila ng smoke. Guys, it contains tobacco o mixed fruit o molasses sugar at marami siyang flavor. Meron siyang strawberry, apple, lemon. So, iba-iba. Depende yun sa amo nyo kung anong gusto niyang flavor na ilalagay mo doon sa shisha. Pag pinagkaiba sa shisha o cigarette. Yung shisha, guys, is yun na nga nasabi ko. Baga, ginagamitan siya ng tubig at charcoal para yung charcoal yun ang mag-hit sa tubig ko para eat ng smoke pag ini-inhale nila. So yung cigarette naman sa atin, may cigarette din naman dito. So naibala yung cigarette nila kasi medyo maliliit. Meron din naman din sa atin yun. Yung cigarette naman isisindihan lang yun at yun nilalagay na sa bibig. Dito iba kasi may mga flavor at may paraan kung paano inihanda at ginagamitan talaga ng charcoal o olive. So, kaya yun yung shisha dito. Always yan guys, mostly Arab people using shisha hair in Middle East. So, tayong mga kadama sa mga gawain natin, yung paghanda na pag may mga bisita yung amo natin. So guys, yung shisha ba ay nakakasama din? Any cigarette ay nakakasama talaga sa kalusugan at yung sisa, ganun din, nag-i-increase din siya ng leukemia, nicotine, tartar, so same-same na rin yun. Pero talagang nandoon na yun, kumbaga traditional na yun kahit sa atin, kahit hindi na yun nawawala sa sistema ng buhay ng mga tao kahit sa sulok ng mundo. So guys, ipapakita ko na sa inyo o i-share ko na sa inyo kung paano ko ba inihanda yung mga gawain ko bilang kadama, kung paano ko ginawa at ang paghanda ng shisa kaya sa aking amo. And one more thing guys, ilang beses ba nagsisisa yung mga tao dito sa Middle East? O for example, yung amo ko, ilang ba siya nagsisisa sa isang araw? So pag walang pasok yung amo ko guys, lalo na yung babae, nagsisisa siya halos pag nakaupo na yun sa sala o sa living room, sa nakaupo na yung amo ko sa sala, nakakaubos siya ng limang ganito. At lalo na rin ko pag may bisita, lagi ka talaga gumagawa ng mga ganito. Kasi pag naubos, palitan mo naman, isiserve mo. So, ganun yung mga ginagawa ko. So, guys, let's start. Keep in watching until the end. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko inihanda ang mga sisa. Kasama na to sa daily work natin pag yung amo mo mahilig mag-sisa. So guys, sa umpisa, syempre, huhugasan mo yung shisha, yung jar, bali. Lilinisin mo ng maigi. Hugasan mo ng tubig at kukuha ka ng ito, pantusok, hindi ko alam kung anong Tagalog nito, yung panglugluk sa garapon.
Siyempre kasi may mga ano siya eh, parang nicotine nakadikit sa ilalim pag laging ginagamit. So kailangan linisin mo talaga siya, alugin mo ng maigi, lagyan mo ng tubig. Yun lang ang paglilinis niya. So guys, pagkatapos ko siyang linisin, nilalagyan ko na ng tubig hanggang dito. Kasi inihanda ko na siya para pagising nung amo ko. Kasi nagsisisa siya tuwing umaga, eh ready na. So, sisimulan ko na yung paglalagay ng tubig ko. Meron siyang mga sizes guys. Ito maliit. At ito naman malaki. Itong sa harap ko, malaki. So, ang flavor na gusto ng amo ko is tupatin o apple. So, lalagay ko siya. Kailangang himayin mo yung tubig ko. Hindi yung buo-buo mo siyang ilagay. Bali, kumbaga sa to, kunis-kunis yun. Sino mga bisaya diha? Kunis-kunis yun mo yung mga, kunis-kunis yun mo tong tabako. Ito, tapos kahigon mo para mapantay-pantay lahat dun sa paglalagyan mo. See? Ganito yung paglalagay niya. Kung, syempre, huwag mo namang ipa-umbok. Yung tamang-tama lang, like ganito. So, kailangan mo talaga siyang himayin. Hindi yung buo-buo mo siyang ilagay kasi malalaman yun ni Madam pag buo-buo kasi pag hinihigop na nila, parang hindi ata lalabas yung usok, parang ganon. So, dapat ganyan talaga. So, guys, hindi ko muna tapusin yung paglalagay ko ng sisa o tubig ko sa lagayan. Papakita ko muna sa inyo yung paano maglagay ng sanita o foil. Yung pantakip doon sa rust na tawag o yung brown na yun. Nilagyan ko ng tubig ko. So, yung foil guys, may dalawang kulay. May makintab at hindi makintab. So, yung itatakip mo sa ilalim guys, yun yung makintab. Yung maputi, yun yung nasa ibabaw mo ilalagay. So, ganito lang. Ilalapat mo lang ng ganun pag na-square mo na at isasarado mo ng maigi. Lapatan mo sa daliri mo bawat gilid para masara talaga siya. Kumbaga, flat na flat. So, ganyan, ganito. Ganyan ang mangyayari. So, lagay ko muna. Then, pagpatuloy ko muna yung mga paglalagay ko ng tubig ko sa tinatawag na rust. Itong pinaglalagyan ko. So, lahat ito, itong bakante na to, ito yung mga ginamit nila kagabi. So, araw-araw, pag tuwing umaga, nilalagyan ko talaga ito. Hinahanda ko lahat para pag naubos yung isa, while nagsisisa sila, meron agad na replacement. So, ganyan ang ginagawa ko. Anyway guys, yung sanita pala o foil, meron na siyang ready also yung naka-square na. Eh, ngayon ang ginagamit ko yung naka-rolyo kasi naubusan kami. Pero meron talagang sukat na naka-square na ilalapat mo na lang kaagad. So guys, yan, malapit na akong matapos. Lahat inilagyan ko na ng tubig ko at na-cover ko na rin ng sanita. So guys, papakita ko rin sa inyo yung kung paano magbutas. Gagamit ka lang ng kutsilyong matulis, ganito. So butasin mo lang guys ng pakunti-kunti. Yung hindi naman masyadong malayo ang agwat. Yung tsantsahin mo lang ng tamang-tamang ang pagtusok mo. So gawin mo to guys para matuwa si Madam sa'yo. Madam, kukunin na lang niya sa rep at gagamitin niya na kaagad. So, ganito. Ganito lang talaga. Yan. Tusok-tusok mo lang. Ganyan. So, yan. So, guys, pagkatapos nilalagay ko siya lahat sa ref kasi yun ang gusto ng amo ko na pag ginamit niya, eh, malamig na. So, yan. Nilagay ko lahat. Diyan na lang siya kukuha. So ngayon guys, papakita ko rin sa inyo yung paglagay ng charcoal. Yan, yung charcoal nilalagay dun sa nar, pinapabaga, kumbaga-baga, pagkatapos nilalagay dyan. Tsaka tatakpan mo ng abo para hindi madaling maubos while nag-aantay ka sa amo mo magising. Guys, natapos na rin yung charcoal ko. Naihanda ko na. Ilalagay ko na lang siya sa salon while tulog pa yung mga amo ko. Kasi araw-araw, nire-ready ko talaga yun. Kasi pagkagising nila, magsisisa sila bago sila papasok. So, yung sisa rin, ilalagay ko
doon kung saan nakapwesto si Madam at si Baba, doon ko na rin ilalagay. So, ayan, papakita ko sa inyo, dito ko ilagay kay Baba, dito ko ilagay kay Madam. So, pagkagising nila, kasi mga around 11 o'clock, kakain sila, pagkatapos nilang mag-almusal, magsisisa sila bago sila aalis. So guys, na-share ko na rin sa inyo sa video na ito kung paano ko ginawa o paano ko hinahanda yung shisa para sa aking Baba at Madam. So, I hope na nagustuhan nyo ang video na ito and you can give me like and please share na rin sa video na ito para naman mapanood sa iba, lalo na dun sa mga baguhan na gustong mag-abroad dito sa Middle East. So guys, maraming salamat and I hope na nakapagbigay ako ng tips at guide para sa inyo. So guys, bago ko makalimutan ang lahat, ito yung mga pangalan ng mga gamit ng shisha. So yung shisha guys is iba-iba ang klase, iba-ibang style. So dito sa picture nilalagyan ko ng pangalan para may idea kayo o may alam kayo konti pag inutusan kayo ni Madam. So may alam na kayo. So yan. Yan lang po. Salamat! So guys, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell at paki-press sa all para lahat updated kayo at ma-notify kayo sa lahat ng mga in-upload kong video about sa buhay kadama dito sa Middle East. And once again, thank you very much for watching my video and bye-bye! See you my next video! Bye!